Alam mo si Shara at saka si Vlad, makita mo they are a very mature couple. Individually, they are emotionally mature. And mukhang good friends din sila. Ilang taong kayo nag-boyfriend, girlfriend bago nag-asawa? 2.5 lang po. Oo, 2.5 lang actually. 2.5 is better than 1.5. Ang required, ang usually what we encourage at is 3 years. Pero at least sa 2.5, nakita nyo na yung kumbaga assets on the first year, the second year yung liabilities, the good and the bad. Na ano, at saka at least hindi kayo na ngayon lang masusundan ng pangalawa, no? So malaki na yung, so you have time also together as a couple. Pero makita mo, Jing and Krister, yung friendship that they have between each other. And you know that is a requirement if you will work together. Kami ni Alan, di ba? We also work together. Yung asawa ko, we give talks. If you are not mature, mag-aaway kayo sa eksena. So sabi mo nga, Kiara, di ba? Minsan idea ni Vlad, tapos sabi mo, akin na yan, ha? Si Vlad naman, ibibigay sa'yo. Because he's so confident in himself, I think. He doesn't mind because he loves you also so much. So, ibibigay niya lahat sa'yo. Di ba, Vlad? Tama ba? Ay, yes po. Yes po. Meron man po kaming TV rin sa kwarto, pero yung kung mag-movie time po kami sa dito lang din po sa may sala lang din, sa may entertainment area. Kasi kapag nandun po sa room kami, tapos dun kami nag-movie, parang ang hirap makatulog eh, di ba? Pag nanonood ka ng movie talaga sa kwarto, parang mahirap. Kumbaga yung sleep pattern natin para mag-iiba, kaya talagang kung manonood man po kami doon saglit lang sa bedroom saglit lang, pero yung kung talagang manonood kami ng movie ganyan, mga pang entertainment, dito talaga po sa baba. Sa kwarto po kasi parang anong tawag natin doon, parang zen, oo, parang zen, parang pahingaan lang talaga. Yes. That's true. Ano yan eh, ang tawag nila nga sa mga TV, laptop, lahat, magnanakaw yan ng intimate time sa mag-asawa. Oh, tama po, tama po. Ninanakaw niya yung oras na dapat nilalaan natin magkwentuhan, magnabingan. So, tama. Better kung wala nga ang TV at yung mga laptop na yan, bawasan natin, i-boot sa labas. Kaya yung 15 hours a week couple time na fun. Hindi yan kasama trabaho, ha? So, paano 15? So, divided by 7. So, ilang oras yan? Paano na-derive yan, Maribel? Ano ba yan? Ang mga sinasabi ng mga relationship experts, hindi ako kumuha niyan. So 2 hours a day. 2 hours a day. two hours a day yan na relax lang. Me time. So, 1 hour sa umaga, yung breakfast, yung chat, tapos sa gabi, then the weekend. Hindi pwede lahat ilalagay mo sa Saturday, Sunday. Kasi kailangan nagkoconnect kayo everyday, even 30 minutes and 1 hour a day. Na fun. Parang magkukwentuhan kayo ng ano yung masaya ngayon araw, o ano yung nakakalungkot o nakakainis. Diba? Magkukwentuhan kayo eh. You have to do that. Kumiyari sabi ni, meron itong client, naku, nakakatuwa. Ito naman client, parang, ay naku, sarap sabon ito. Diba? sarap singawan or something like that. And you have to let out your, ano nga, yung mga emotion nyo sa inyong dalawa. Na keep it safe space between the two of you. Setting boundaries, using the phone, etc. So maybe you can end with that, no, as your payo. Yes. At what you call that? And while you're doing the coupleness, you talk also about your individual, yourself, the individual, my me time or my person. Pinag-uusapan yon. Then how to work it out together. So yung kanina yung sinasabing the strengths of the wife can be different from the strengths of the husband. So, sinabi kaya kanina na yung pakwela kay Vlad yun, parang ganon. And may content na iba. So, acknowledge your own strength and recognize each other's strength, no? Build up each other. Continue doing that while you have your individual expression.